Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o Hello! Ayan. Mapagpalang hapon po. Umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-pagtangkilik nitong aking vlog. Lubos po ang aking pasasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin, sa aking pong ginagawang vlog. Ngayon po naman ay ibabahagi ko naman po sa inyo yung patungkol po sa kaalaman, spiritual. Sa ating mga Pilipino, likas na po sa atin yung mahilig sa mga anting-anting o talisman. At ito po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ang talisman o anting-anting, ito po ay dahil mahirap makuha ang kapangyarihan o bisa nito ayon sa mga ninuno natin. Mayroon naman nagsasabi na makukuha ito pero kailangan dapat ay matalo niya ang higanting kapre o masamang espiritu na nagbabantay dito. Mayroon naman nagsasabi na sa pamamagitan ng pagdidibusyon o pagbabasbas ng taong kinasihan ito ay maaari rin magkaloob ang sinuman. Maraming iba't ibang paraan ng anting-anting kung nais mong kumuha. Ngunit, pinapaalala lamang po ang pagnanakaw nito sa may-ari ay wala po itong bisa at maaaring ikaw ay mapahamak. Mawawala rin po ng bisa anumang gagamitin mo orasyon. Ang mga anting-anting ay pinaniniwala ang makapangyarihan. Bukod sa pinanghahawakan talisman, may kalakip din ang mga anting-anting na orasyon o pondo. Marami pa rin sa ating mga kaibigan sa spiritual ang hindi nauunawaan ito. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pero bago po yan, at ipagpatuloy natin ang ating talakayan, ay kayo mag-like, mag-subscribe, at sa aking YouTube channel. Patuloy po ng ating talakayan, ang dasal na ito ay nagpapadali sa may-ari ng anting-anting na tawagin ay pwersang nagbibigay ng kapangyarihan dito. May kakayahan itong tawagin ang mga anghel, demonyo at iba pang mga elemento na nasasakop sa orasyong ito upang tulungan ang may hawak nito sa panahon ng kagipitan. May iba't ibang uri ng anting-anting. Pinakamainam na uri nito ay metal na palawit na kwintas. Maaari namang ito'y tato, kagaya ng kay Nardong Puti. O sa mga kilala natin na mahilig sa anting-anting, si Ramon Revilla na hari ng Agimat, o di kay mga piraso ng metal o papel na may orasyon. Samantalang ang ilan ay hindi nangangailangan ng anumang simbolo. Isang uri ng anting-anting ang tinatawag nilang mutya, isang talisman na nakukuha ito mula sa kapangyarihan ng kalikasan. Isang uri ng tinatawag na mutya na mula sa kalikasan, buhat sa alaman, kagaya ng mga puno ng saging at diyog. Bukod dito ay may iba-iba pa din itong anyo, maaaring ngipin ng buaya o ahas o kakaibang bato, sungay na ginenya, na ibon, kakaibang ugat, gulugod ng balyena, palipik ng pating, at kung ano pa mga bagay na kakaiba ang tsura, may kakaibang pinagmulan. Iba't ibang uri ng kapangyarihan. Ang mga anting-anting
ay may iba't ibang gamit ayon sa nais na may-ari nito. May mga anting-anting na ginagamit bilang pampaswerte para sa mga nagsusugal at mga ngalakal. O kaya naman ito yung maaari magamit bilang gayuma sa pag-ibig. Maaari din ito maging proteksyon sa anumang masamang elemento, sa sino mang kaaway o kaya'y sa karamdaman. Pwede rin maprotektahan ito ang mga may hawak mula sa bala o kaya maglaho lang bigla kung kailang naisin. Minsan ito rin ang pinagmumula ng kakaibang kakayahan kagaya ng panghihilot, panguhula o pangulam. Maraming maling paniniwala ko sa anting-anting. Isa na rito yung paniniwala na kasama sa mga kapangyarihan ang pagbibigay ng tamang mga numero para sa sweepstakes. Bagaman ito'y nagdadalang swerte, hindi nagbibigay ng eksaktong kombinasyon ang mga nananalong numero. Isa pa ay ang pag-iisip na marami na kapareho nitong reliyon. Ang anting-anting at pananalig sa reliyon ay dalawang magkaibang bagay, bagaman sila pareho sila nagbibigay ng proteksyon sa mga taong naniniwala dito. Ang dalawa'y napapalaw dito ay magkaibang, maaaring sabihin nila na ito'y nakakatulong. Marami pa po akong bagay na ibabahagi po sa inyo patungkol po sa mga anting-anting o tinatawag na kapangyarihan. Sa mga naghahangad po nito o nag-aaral, ay kailangan lang po ay magkaroon po tayo ng debosyon. Kailangan po ay maging mapagtiyaga. Kailangan po tayo ay mapanalanginin. Ang iba po ay pumupunta pa sa bundok, umaakyat upang magdebosyon. Ang iba po ay nagninilay, nagdedebosyon ng 49 days. So maraming paraan po ang ginagawa ng mga atingero. Pumupunta pagmahal na araw sa bundok at doon sila nagdedebosyon, nagpapalakas. Kung may meron po kayong mga bagay na gustong itanong, nakaalaman, ay magmensahe lang po kayo. At ito po ibabahagi po natin sa ating vlog na ito. Ito po isang kaalaman, pagbabahagi lamang po tungo sa mga nagnanais na magkaroon ng ganitong anting-anting o naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Hindi po masama ang magkaroon ng kapangyarihan o maghangad. Basta ito gamitin lamang natin sa tama. Huwag po tayong gagawa ng anumang bagay na ito'y ikasasama natin. At ito rin ang magpapahamak sa atin. Ang anting-anting ay mabuting gawayan kung gagamitin natin ito sa wasto. At gagamitin natin ito sa pagtulong sa ating kapwa. Pero kung ito'y sama-sama, ito'y mawawala rin ang bisa. Ito'y po'y paalala lamang po sa mga nag-aanting-anting. Maraming po salamat and God bless you. Thank you.